Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, nagkakanda o gaga po tayo para sa mga estudyante natin. Lika dito, Chrislyn. Yan, inayusin ko na si Chrislyn. Naghanda na po yung bag niya, yung baon niya. At saka yung tubig mo, Chrislyn, nasaan? Ilagay mo dito, baka makalimutan. Parang hihilo pa tayo. Uy, ino. Siya naliligo na din dahil may klase po siya ngayon araw. Usap-usap po yung ano niya. Iyutin ko ang kwilyo. Gari baliktad. Hi guys, welcome to channel ni Mama Daxia. For today's video, naka-ready na po siya. Ganun lang po natin kasi baka lumabas yung isang princess galing sa CR. Yan, nag-aano pa si Chrislyn. Aatotuli. Yung kape natin, maano na, lumalamig. Guys, pasas na po ako yung mga batsi na. Yung mga bagay dyan, pasok po kayo. Tulog ka na? Para paglaki niyo mga trabaho na rin kayo. At saka, dapat matapang kayo. Matapang sa panlaban. At MTV. At marunong na rin kayo magmatak, mag-MTV at mag-table. Na time equal. Ano ka pumala? Nag-gaganito ako guys. Ay, nakakatawa ako. Kung nag-gaganito po ako guys, nakakatawa po ako. Alagaan niyo po yung ano, mga bata. Di tungtong wait lang po guys. Oh yeah, how is that your new point?
Tapos na yung bulilit, maligo. Ay pagkuan siya. Oh my gosh. Sige na, Kruslin. Bag-bag. Okay, bibisan natin si ano? Si Sia. Si Sia naman yung bibisan natin. Ika dito, Sia. Balik ko na lang. Ay, oras pala. Ha? Amo lagi. Ento kay... Ito ng kulay ni kay Makarigo liwat ako. Mabot na't mga trabador. Naliligo pa kasi din ako. Di ako naligo kahapon. Natamad na po akong maligo. Hello po, guys. Wala ko kaya makita. Napagod tayo, napagod. Wala ko kasi tayo makita, mga guys. Ay, magsugod! Kruslin, maruro ba tayo mukuan? Ginoo ko. Malakat na. Ang kutsara, ha? Sinan, kuya. Basta patimbok. Punasan mo. Alis na po sila. Habang tayo po ay nandito pa si Sia, asikasuhin natin. Baliktad yung pagkamidyas mo. Kadi, tiil. Di ka marunong magmidyas. Isa, isa. Suot, sapatos. Hey. Okay, babalik na si Papa Bits.
Yan po yung nahuhuli si Sia. Nahuhuli po si Sia ang anuhin natin. Kasi alas 8 siya, alas 8. Oh, mga bagong tali sa buhok. Marami pa. Mga sunod-sunod na mga araw nito, iwan ko lang. Kung ilan na lang kapiraso ang maiiwan. Mas maano ko ngayon yung buhok ni Sia na pinutulan ko kasi hindi po siya nagpapagpag palagi. Pwede na po siyang maghidban lang. Matahimik yung bahay. Merkulis pa lang, 2 pang araw yung pasok. Yan. Kulang na lang po sa kanya yung ID. Pero pag sa CIS na po siya mag-aral, magkakaroon na po siya ng ID. Kulon, pulbo. Ano, yung hangin. Nakikita yung, ano namin, CR. Wala nang pulbo. Wala nang laman. Tamod. Wala nang laman. Yung pulbo. Ito bang? May sugat it imo na wong. Abot na ano ito? Imo kaluya. Ito yung kulon natin, wala nang laman. May labakara kang ito timbag. Ay, man ang labakara ni mo. Sugara. God. Nga di labakara. May butikan ito na labakara. Wari na makit eh. Buting kakain niyo ni Matit yung labakara. Kasi pag nandito kayo sa bahay, pinaglalaroan nyo. Dito lang ako. Yung isa nilabahan kasi nahulog sa putik. Huwag ka na lang magkalat doon sa sa eskwelahan. Sige na. Mano po kami sa labakara. Sa Tagalog yung malaku. Kasi araw-araw po nilalaban yung mga labakara dahil pag-uwi nila talaga madumi. Yung saan-saan po ipinapahid. Lalong-lalo na po yung labakara kahapon ni Chrislyn. Ay, naku. Maputik kasi nahulog daw sa putikan. Iwan ko kung saan putik na hindi naman maulan. Huwag malikot. Masisira yung ayos mo. Siya kay maliligo na ako. Dadating na yung mga trabahante natin.
Ng tubig din na kanain mo. Pagpatuloy po natin yung pagkape dahil lumamig yung kape ko kanina. Timpla tayo ulit. Bago po tayo maligo kasi darating na po yung trabante. Andito pa si Sia. Ayan. Nag-aantay pa sa oras kasi alas 7:30 pa lang. Wala pa yung ano niyan. Teacher. Pero abre na terror room. Dari pa. Di katulad kay Chrislyn, kahit ano, maaga pang magpunta sa school, bukas na po yung room. Kasi meron pong caretaker. Yung kay Lasia, mismo teacher nila yung nagbubukas. Alas 8 yung pasok, labasan naman nila is 9:45 dahil yung susunod alas 10. Parang konti lang yung oras, yung klase nila Sia. Sabi natin alas 8, mga isang oras lang sobra. Kaysa sa second session, parang matagal hintayin si, ano, si Sia. Pasok niya alas 10, tapos labas alas 12. Parang matagal yung pakiramdam ko, matagal yung paghihintay ko doon. Kaysa ngayon, first session po siya, parang madali lang. Ngayon, hatid. Tapos magtatrabaho tayo dito sa bahay. Pagtingin ko ng oras, pasado alas 9 na. Tapos yun, susunduin na naman si Sia. Mga 9:45 po yung labas. Parang madali lang. Kasi magpra-practice na po sila ngayon ng... Anong para practice niyo? Anong practice niyo? Ha? Hindi na. Di ba sabi mo magpa-practice na kayo ng kanta? Kanina adto. Kanina. Hindi din kanina nung isang araw. Ay pagsugad. Sina, kay mainit na. So, ayan guys, alas 9:30 na po yung oras. Aalis na po kami ni Papa Bits. Susunduin namin si Sia at bibili ng snack para sa mga trabahante. Si Adrian naglalaba po siya. Pakiramdam ko guys, parang nabibingi ako. Pero nag-BPA ako ngayon, okay lang naman yung BP ko. Iwan ko, pagod lang ko siguro at saka medyo ko lang sa tulog. Ayan yung ano nila, decoration sa simbahan ng pista kahapon. Kaya walang klase sila siya kahapon dahil pista pala dito. Timpla tayo ng juice. Pineapple juice guys. Pineapple juice. Ice yung tubig namin sa ref. Maingay yung ano, yung cleaner sa kahoy na. Maingay. Need it.
may juice para Paris. Med, isa ka na ikaw. Juan, ayun eh. Belly boy. Snack time. Isa ka na, Will. Sinda TV ko man. Na background. May background. Ewan ko. Simulat sa pool. Simulat sa pool. Mahal kita. Siya ko'y pala dinitawag ang kulamid. Siya ko'y daw. Ingon ko, doon nga donut. Ingon ang tindira. Asa, kuka na donut niya. Siya ko'y man na. Sa aming donut. Siya ko'y na pa ako sa donut. Siya ko'y pala. Lahi mong gulupoan ka na lugar. Lahi. Pangalan. Lagi. Asa ba ko na na donut ko ka na? Niya siya ko'y man na. Okay, katong donut. Katong naman na ay lingins to nga. Dantin donut. Ayan po guys, galing po kami doon sa taas sa bukid ng birthday po kami. Ayan, yung ice cream ko natutunaw na. Dahil galing pa po kami doon. Hindi naman po pwedeng hindi kami pumunta. Kasi pabalik-balik po silang nag-iimbita. Nakakahiya. Magkasabihin na nagpapa-special po tayo. Si Dian hindi sumama. Yung ice cream na para kay Dian, ayan natunaw. Dian! Natutunaw na! Mapasupasungan tuwig baw! Kwa na! Napakainit tapos walang ganang kumain. Ang laki-laki pa naman ng lechon nila. Nakakahiyang humingi. Yan, natunaw na yung ano yung ice cream. Sobrang init po sa taas, guys. Si Papa Bits, pinilit ko lang na sumama. Kasi natatakot siya, baka daw mataas na mataas. Madulas rin yung ano daanan kahit mainit kasi madulas nga yung pataas dahil tuyot yung ano, yung lupa. Hiningal din po tayo. Pati si Uncle Amid, kasama namin. Tapos, alas 12, midya pa lang naman, umuwi muna siya sa kanila. Nag-shortcut po siya doon. Titingnan muna daw niya yung bahay nila dahil yung asawa niya wala dyan, nagpapacheck up sa apo niya. Tapos, ayan na po yung nagawa nila ngayon. Nagawa si Uncle Amid ng door jam para dito sa harapan. At ayan na kapag ano na po dito si Tatay Willie. Yan nakapag finishing na din po siya. Papunta doon, tas ayan. Tas dito naman po siya sa kabilang pisngi. Tatlong araw po na trabaho nila. Grabe yung binerdihan namin nandoon sa taas. Ang laki talaga ng lechon nila. Dala kaming ano saging galing doon. Nabusog tayo kagad sa dalawang puso at yung kinain ko yung balat ng lechon dahil malutong po siya bagong luto. At kami lang po yung bisita doon, konti lang kasi yung mga bisita po ni Tatay is mamaya pang gabi dadating daw. Kasi ano po si Tatay, tanod ng barangay, nag-duty pa, siguro mga mamaya mga alas 5, yun po yung uwian, diretso sila sa ano, doon sa taas. Kami po yung nauna doon, mga ilang ano lang po kami bisita. Yung kasama ko si ano si Uncle Amid, yung ano naman po nila yan, kamag-anak. Tapos, hindi ka naman pwedeng pumunta doon dahil kahapon ka pa iniimbita. Tapos, pag hindi nila nakita nga wala ka doon, talagang pupuntahan ka pa dito, sasadyain ka, papapuntahin ka talaga. So, ayun, nagpunta na lang po kami dahil nakakahiya po na
pabalik-balik po sila, mag-iimbita po sa amin. Si Papa Bits ayaw sana sumama kasi yun, parang natatakot siya dahil baka mataas daw, tas madulas, hindi na, hindi niya kayanin. Sabi ko, hawak ka na lang po sa akin. So ayun, sama-sama po kami nagpunta doon. Kasama namin si Sia. Si Adrian, hindi naman po sumama kasi mas mahiyain pa yan dahil bata pa. At talagang hindi sasama kasi hindi niya po mga kilala yung mga bisita doon. At ayun, katapos namin kumain, uwi kami kagad dahil napakainit po. Mahangin naman po sa taas pero nangingibabaw pa rin yung init ng araw. Tapos pinadalhan po kami ng saging. Yun, yung ice cream po nila nag-order. Pag mayroong okasyon po dito, talaga po yung handaan nila, litsun lang. Yun, napakalaki po yung litsun ni tatay. As in, napakalaki talaga. Yun lang po yung nila handa. Litsun, tapos meron silang bubudkabud. Yun lang naman po talaga pag may okasyon dito, litsun lang po nila yung handaan nila. Hindi po katulad sa amin na maraming putahi yung nandyan sa misa. Tas naano po ako pag may okasyon sila dito, palagi po silang may ice cream. Kaya yun, may ice cream po sila na in-order. Yung medium size daw. Tinanong ko si Sir Rowena kung magkano po ang isang ganitong ice cream. Sabi niya, 2.5 medium. So, sabi naman ni Chandria, sabi ko, merong mas maliit pa dyan kasi parang may balak ako. Niya, meron ko no, small. Kasi yung size dyan, small, medium, large. At yun, kunti lang po yung bawas pa lang ng ice cream. Tapos, puro matanda yung bisita. Yung bata mga ilan lang. Parang kunti lang yung yung napawas. Tapos, yun sabi ko, pag hindi na ubos to, ibabalik. Hindi. Talagang ubos yan. At sayang kung hindi po nauubos dahil natutunaw lang yung ice cream. Sabi ko, palagi po silang may ice cream dito pag may okasyon. Yun lang, litson, ice cream. Okay lang po mga birthdayhan ng mga bata. Kasi mauubos yan. Parang may balak ako. Pagdating ng mama niya, mag-order din po kami ng ice cream. Yung small lang, mga nasa 1,000 higit. Kasi yung medium 2.5. Mas mabuti po yan sa mga bata. Baka sa pag-birthday ko yun, ice cream na lang din. Mag-ano po kami ng ice cream. At sayang wala po yung mga apo ko dito. At sa Tacloban siguro, pag mayroon nun, mahal na. Mahal na po yung doon. Ordiran. Na tayo sa pagkain ng ice cream dahil nauna po yung yung soft drink. Tapos dito, nag-inom pa si Sia, nag-inom ng juice, ng pineapple juice sa pina-snack ng trabahador. Pagdating namin doon, binigyan po kami ng soft drink. Ayun, hindi na po niya kinayang kumain ng ice cream. Sabi niya, masakit na daw po yung tiyan niya. Yan, tingnan niyo si Sia, naka-ano pa sa kanya yung juice. Kaya hindi na po niya nakain yung ice cream na kinuha ko. So, dinala ko na lang dito po kay Adrian. Yan, dito tayo sa likod. Magpahinga. Si Papa Bits at saka si Sia nandun sa kwarto. Yung electric pan, yan, tinutok lang po natin sa banda ulo. At medyo nag-po yung kapaligiran. Medyo nagkulimlim, pero hindi naman po umuulan. At saka naririnig na po namin yung tugtugan doon sa taas. Doon sa may birthday. Tayo sa likod magpahinga. Umahangin na po guys, umahangin na. Nagkulimlim yung panahon. Parang ulan na parang hindi. Nataligsik na.
umaambon na umaambon. 10 minutes to 5. Ayan, umuwi na po yung mga trabahador natin. Check po natin yung ginawa nila. Ayan, oh. Naikabit na pala yung ano dito. Isa pang frame ng bintana. Ayan. Tapos yung isa, para doon yan sa ano ni San Kwarto. Tsaka ayan, nakahulma na din si Uncle Amid ng para tatlong pinto. Tapos ito, meron pa siyang i-assemble na frame para sa isang pinto, bali apat. Ayan, nagamit din po yung dating door jamb ni Jean. Kasi sabi ni Uncle Amid, matibay pa po siya kasi Jimmy Lee na to. Kahit po siya may ano pala to ng ano, ng doorknob. So, nilinisan niya. Cleaner. Chapyu, para maging makinis. Ayan po, tingnan natin dito sa loob. Yung pag-finishing ni Tatay Willy. Ayan na. Lapit na po matapos yung pag-finishing dito sa isang kwarto. Tinanong ko kanina si Uncle Amid kung kailan pwede papuntahin yung magsusukat ng jealousy. Sabi niya pag natapos na daw, may kabit na po yung lahat ng frame ng bintana. Yan na po guys. Pag nilagyan na po ito ng jealousy, maganda na pong tingnan. Makinis yung pagkaka-finishing. Pantay na pantay po. Nagkulimlim po kanina pa at malamig yung simoy ng hangin. Ayan yung dalawa naglalaro. Sila po yung nag-ubos ng snack. Nabutan pa ni Chrislyn. Pinapak kaagad. Mahangin. Ayan, gabi na guys. Kagagaling lang po namin ng merkado. Bumili ng ulam. Ayan, pag 200 ang kilo. Budburon, kalahati, 100. Tapos buti na lang meron po nitong isda. Yung bilog na isda na hinahanap ni Papa Bits. Ayan, presko pa. Bilong-bilong yata to sa Tagalog. Magpapaktsiw tayo at saka magpriprito. With my pakbit po. Ayan, pakbit. Unahin ko muna yung pagprito. O kaya sabay na lang. Huli na lang po yung pakbit. Kasi yung paksiw madali lang naman maluto. Medyo maano yung pagsalita ko ngayon dahil kanina ko pa pinakikiramdaman yung ngipin ko. Medyo sumasakit siya. Nag-uumpisa po siyang sumakit. Yung paksiw.
Yan, mga tatlong piraso yung mapapaksil. Lima po kapiraso yung mapriprito. Masakit yung ngitin natin. Kanina ko pa ito pinakikiramdaman. Hindi ko lang po iniintindi. Tapos ito para bukas na. At kukunan rin natin na ano, ng hasang niya bago ilagay sa ref. Masakit talaga. Parang nakakaano kumilos na mayroong nararamdamang sakit. May isa pa hindi nakukuhaan. Yun, lumusot. Paksiw ni Papa Bix. Yung luya, hindi natin babalatan, hugasan lang ng mabuti. Luwain lang po ng panipis. Tapos yung iba, ilagay sa ilalim. Yung iba sa ibabaw, tapos lagyan din ng bawang. Ayan, bawang. Lagay na lang po natin itong ano, ulabtog, dahil nabubulok na sa nabubulok na sa rek. Nasasayang lang. Yan. Tapos asinan po natin. Asinan, kamayin. Kasi din po tayo nakakatansya sa kinamay.
ta suka. Parang may ilang talaga tayong magsalita kasi. Masakit na yung ano. Yung ngipin natin, lagyan ng tubig kunti. Tapos, yan, uyan para maluto. Maluluto na po yung paksiw. Yan po yung isusunod natin, pakbit at saka yung pagprito. Na ano po ako magsalita kasi dito po yung masakit ng ipin ko. Sabay, sabay. Nakaluto na po tayo. Ayan. Kainan na. Mayroon pa po akong isang nakasalang. Tawagan na, Ira. Sansa. Blessed all are for this gift which are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Okay, go, kainan na. Yan, sabay-sabay na po kaming kumakain. Kaon, pakbit, may tumatawag ba? Di mo? Hindi na mamawalin yun. Kasi hindi na sila tumatawag sa akin. Kasi pag ganitong oras, alam nilang ginagamit ko yung cellphone. Sige po na. Jesus! Nag-blablab ako, day. Waray sounds ito, waray sounds. Agasasan nala. Sa isa ko palang cellphone tumawag. Lubat ang cellphone, Babet. Wala kasi yung posisyon. Lubat ang pakbit prito. Pakbit prito. Pakbit prito.
dagko. Mahirap kumuya. Namamagan na yung ano natin, gums. Ayan, tapos na po kami kumain. Nakapanaran na po ako dito. Ayan. Tapos yung nanghugas si Adrian. Ayun. So, ayan po guys. Bye-bye muna for to this video. Thank you for watching po. Hindi ko na po matiis. Masakit na po yung ano, yung gums ko. Kasi yung ngipin ko parang nag-uumpisa na po sumakit. Pero uminom na po tayo ng Mipinamid. So ayan po guys, bye-bye muna. Thank you for watching. Update na lang po ko kayo sa susunod na araw na ginawa nila dito. Bye-bye muna. Oy. Bye-bye. See you in my next life. Parang namamaga na po guys.